dito tayo sa Yamaha. Yamaha shop sa Santa Clara, Santa Maria, Bulacan. It's just in front of Walter Mart. Ayan. So, ginawa namin dito bago kami nag-decide kung saan po talaga kukuha ng unit. Nagtanong muna kami sa iba-ibang mga dealer kung ano mga discounts nila, mga freebies, anong difference kapag cash and installment, yung mga ganun. So, advice ko sa inyo, bago talaga kayo kumuha, before kayo mag-settle sa isang branch o sa isang dealer, as in, invest kayo ng oras sa pagtatanong, madali lang naman mag-messenger, kung may mga madalapit na dealer sa inyo. Okay yan, para you get all the advantages ng pagkuha ng motor mo, total, maglalabas ka na rin lang naman ng pera eh. So, eto, happy naman tayo. Ang selling price ng Aerox S 2019 ay 122,900. Pero nagkaroon pa tayo ng cash discount dyan. So, binigay tayo ng cash discount. Ano siya? So, standby kayo mga brother sa review natin na gagawin. Marami na tayong nakita mga review niyan, pero tingnan natin kung ano nga ba talaga yung mga gawa ng motor na to. Isa pang piniprep yung motor natin, tingnan natin. Ayan, dami nilang choices ngayon. Mio Sporty, Yamaha Sniper, ito yung Duxo, limited edition lang yan. Ito, Yamaha Race Blue. Ito yung standard na Aerox. Ayan. Meron ding R15. Ayan, pampapogi. Pero hindi natin kailangan masyadong pogi kasi yari ako sa asawa ko. Ayan. Tapos may Mio 125S. Ayan, sa dulo. Hindi ko na masyadong malapitan. Masikip eh. Mga Mio Sporty. Mio Soul Eye. Ayun, yung orange saka yung gray. Meron din ditong N-Max. Ayan. Mga kuya ko mga naka-N-Max eh. Ayan. All right tayo. One day, pag okay na ibiyahe yung motor, nakuha ko ni ORCR. Ito, Yamaha SZ. Ayan. Sa loob, mas marami pang choices ng bike sa loob. So, again, maganda kung mabivisit ko talaga yung shop, makini yung motor, yung height niya. Saan po ulit? Bayad na tayo para cash na. This is 100. Wow! Sera. Hindi pa nagsisig yan. Huwag na natin kunin. Okay. Sir, bali, ito po yung delivery receipt ko. Sa bali, delivery receipt ko, ORCR po. No? ORCR po ng unit mga 2 to 3 months or 1 to 3 months po bago okay. Namin nabigay yung original copy po. May iniwan naman po kayong contact number po dito. Bali, pag ano po, itetext na lang po namin kayo pag nandito na po yung ORCR. So, ito na ipapakita sa mga checkpoint? Opo. Ito okay. Na lang din po yung okay, certification ito. Po. Nakatunayan ng bagong bili yung unit na pinaprocess po namin yung ORCR. Mm-hmm. Yun po, ito na lang din yung contact number namin in case na mag-follow up po kayo ng ORCR. Okay. Tapos, may mga nabasa ako for LTO, hindi no-owner to, po, tama ba? Pero sa mga police checkpoint, okay lang. Sa LTO po, mahigpit po sila pag wala pang ORCR. Okay. Kaya lipan sa mentala po, abang wala pang ORCR, huwag niyo po muna siyang ilalayo-layo. Okay. Sige. Ito po kasing delivery receipt na to, valid lang siya ng 7 days. Ito po, in-owner naman ng LTO. Kaso, 7 days. For 7 days. Okay. So, pag nag-ex-owner siya ng LTO, kahit saan. Ito lang po. Unang 7 days. So, pwede ko siyang ibiyahe ng may
Ba, tomorrow? Ah, pwede pa yan. Pwede. Bago release pa naman yung unit. Okay. After 7 days yun na. Okay. Yeah. Hintay na talaga ng ORC or to be safe, no? For LTO. Pwede. Ayan po. Ayan, sir, yung binili nyo po yung Mio Aerox S po. No? Mm-hmm. Ang kulay po yung matte blue orange. Ah. Yung remote po, ibibigay na po namin sa inyo. Kasama na po yung code po. Doon. Nandun na lang sa nagagiyak na lang. Explain naman ni Kuya yun, no? Para ipag-iwa, i-operate yung remote. Okay. Ayan. Ito po, yung resibo nyo po. Tatlong resibo po ito, sir. No? Yung 3,690 po sa comprehensive insurance po. Loss and damage po siya. Okay. Bali, meron naman kayong license po. Ayun po. Yung pinaka-requirement nung insurance po. Okay. License. So, atin, mention ko lang. Yung comprehensive insurance kasi optional po. Hindi to required. Tama. So, this is for safety in case of loss or damage. No? Lalo na daming mga nagaganap na mga nakawan sa Aerox eh. So, better to have this at the price of, at least for this one, $3,690. It varies per insurance company. Okay. Ayan po. Tapos, yung 1,700 po sa registro po ng unit. Okay. Tapos, yung pinaka-price lang po ng unit, $118,300. Okay. Tapos, yung binayaran nyo po lahat, $123,600. Okay. So, habang hinihintay natin yung pag-prep nung sa unit na kinuha natin, beforehand, kumuha na ako ng Evo helmets para pag kuha ng motor. Ito. Diretso na. Ayan. Ayan. Si wife. Ayan. Para sa OBR ko, ito. Evo din sa kanya. Evo half face. Try muna natin. Excited. You need help? Hindi. Sorry mo muna. So, standby sa video nung review na tong Evo helmet na to, the model tsaka yung mga use niya. Pero ngayon, sukat lang muna natin. Wow! Ito, brother. Okay na. May sticker pa, hindi ko pa natatanggal. Agatang bago. Ayan. So, pag nireview natin yan, tatanggalin natin yung sticker. Pero ngayon, okay pa muna tayo. Colorway. Gagawin din mo na mamaya, diba? So, tatanggalin mo na. Ayan. May price pa. May price. Ikaw, try mo. Si Porsche, ang aking OBR. Ang OBR, isa lang. Hindi pwedeng marami. Kundi, yari. Double visor din to, diba? Dual. Dual. Ayan. Yung isa kanya. Side view, mamami. Evo. Evo. Ayan. Okay. So, hintayin na lang natin makakuha yung motor. Ay, maayos. Tapos? Ano yung baba yung mga... Ayos na tayo. So, puntahan natin yung motor natin. Hinahanda na ni Kuya. Eto na siya. Eto na. Sir, anong pangalan nyo, sir? Jobet. Jobet. Okay. Ito yung ating Aerox S Matte Blue. Ayan, siyempre nagiginisan lang para presentable. Excited na! Ayan. Siguro mga 1.5 months din ako nag-research ko anong motor yung babagay sa akin. Primary ang gamit ko nito pang ano, pang everyday use sa opisina. Para tipid sa gas, saka sa toll fee. Kasi if I use the car, medyo madugo sa gas. Nata-traffic pa ako. Tapos may toll gate din kasi Santa Maria, Bulacan kami. So pag ito, wala ng toll fee at definitely mas matipid sa gas. Iaano ko kayo sa mga video ko papasok. Tingnan natin yung mga ruta natin para mas makatipid. Ayan.